It is always good to be thankful to our Almighty God. Daghang kaayong salamat Ginoo sa gasa sa kinabuhi karong buntaga nga kauban nato ang atong mga tigpaminaw sa ato ang kapihan sa Lipolog ug inguman sa atong mga panelists ug atong mga bisita dinhi sa ato ang public affairs program. Dayon magpasalamat usab kita sa atong mga kaubanan dinhi sa ato ang kapihan sa Lipolog matag Domingo nga tanan. So, kini si Edith, pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Lipolog, magkikauban na sa Blimio, sulod sa duwa katakna nga tulumanon ang Kapihan sa Lipolog. Dayon, atong pasalamatan ang ato ang mga three musketeers kanunay sa ato ang Kapihan sa Lipolog matang Domingo nga tanan, si Silbert Adetico Bunduyano, ang atong IT director nga may nagdala sa atong live streaming, www.rmndipolog.weebly.com. Uploaded kita sa YouTube, matag Simana nga tanan, kauban sa itong mga guests sa matag Simana usab. So, click lang sa YouTube ang Kapihan sa Lipolog na adiha tanan nato nga mga edition sa itong Kapihan sa Lipolog. Dayon, simultaneous broadcast kita sa DXDR 981 AM o ingaman sa IFM 94.1 pinaagi kang Expedito Tax Ilumba. Thank you so much usab nga ito kang Mr. Danny Lord, atong Master Technician dito sa itong Broadcast Center sa RMN Radio Mindanao Network sa Barangay Turno ng Gakbayan sa Lipolog sa ngalan sa itong station manager nga si Mr. Edgar Dagumo o ingon man silang Roji Munira o usab si Mardi Libres o guban pang kauban nato sa Radio Mindanao Network DXDR o ingon man IFM. To God be all the glory as usual at yung kanunay na nga i-butang sa itong panunduman. O karon Pebrero 19 na 2017, so it's kanunay tanga ga-update sa itong mga kaigsunan, sa kabahin na, sa mga impormasyon, may kalabot na ang atong katilingban. Especially so in Lipolog City, Dapitan City, and entire province of Zamboanga del Norte, and all over the world, pinagi sa itong live streaming, sa ato ang mga kaigsunan, kababayan, nga naadya sa lain-lain ng mga nasod sa tibuok kalibutan, nga nag-update kanunay sa itong Kapihan sa Lipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much. Dayon, ania na ato mga bisita karumbutaga, pero sa dili pa nato sila ipalaila o tagaan na itong kahigayunan nga mahinabi nato sa kahanginan. Ato unang pasalamatan ato mga major sponsors nga mga nagdala o kinabuhi sa ato ang Kapihan sa Lipolog matag Domingo nga tanan. Mintras kapaabot sa ato mga panelists karumbutaga nga mutungha diri sa ato ang Kapihan sa Lipolog. I think si Undersecretary Attorney Rosilio Matoy Barinaga sa NAPSI, og naabot ba ito, mutungha ito dere, ani-ana ang ito ang CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry nga si Mr. Julius Salaveria. Waiting ta ni Board Member Romilio Boyle, Konsihal Alimalo Dagpin sa Dapitan, Konsihal Attorney Ruben Ligorio de sa Dakbayan sa Lipolog, si Edgar Soranda, absent karon si Sir Robert Pinsuto sa Bacolod City, kauban siyang pinalangga nga minahal. O ingon man si Mr. Alfonso Ponsoda, atong Info Center Manager sa Philippine Information Agency, atong ipaabot usab na mahidangat pero sa atong official video sa Kapihan sa Lipolog sa Camila Hotel 1. So atong pasalamatan atong mga major sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa atong Kapihan sa Lipolog matang Domingo nga tanan. Thank you so much nga tukang Attorney Senen Olvis Angeles, ang atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Kung out of town si Governor Roberto Uy, siya mo ay automatic na Acting Provincial Governor. Daghang salamat nga to kang Attorney Junius Sinapigit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Nga to kang former Congressman Attorney Rosilier Barinaga, atong Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission sa NAPSI. Daghang salamat nga to sa ESALEX Bar and Grill, Kamayan Food Trip. Ang ESALEX Bar and Grill, anaming utang sa Martinez Street, Ningdak Bayan sa Lipolog, mao ka na ang kanhi, Batchoyan ni Bitoy, na maligyan sila. Mainit kayo, lamihan ng mga balbakwa, pork and chicken barbecue, dayon nilatan nga kabaw, o human special batchoy, ang ilaang specialty niya sa ESALEX Bar and Grill. Kung maana mo diha, mangaon mo, maglingaw-lingaw, kaban sa inyong pamilya, inyong mga kahigalaan, libre ang video kay, libre usab ang wifi.
pihak sa Esalex Bar and Grill. Ang nagnagiana ni ana og nagdubala mao si Mr. and Mrs. Roy and Wyeth Akas. So mao kana ang ato ang ubang kananan nga dapat nato bisitahan diha sa ato ang dinhi dakbayan sa Dipolo. Og imong madaghang salamat nga to kang Attorney General C. Napikit, Lawyer and Notary Public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolo, banggiitan nga abogado og sayon ra kayo duolon. Sayon na po pagitaon ng konsehal sa itong dakbayan sa Dipolog. Nagsasalamat nga ito kang Mr. Henry P. Chanero, itong Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong, sa kanunay pagsuporta sa itong kapihan sa Dipolog. Nagsasalamat nga ito kang Engineer Salvador Delina, Port Manager sa Philippine Ports Authority, Port Management Office sa Dapitan Port, Barangay San Vicente, Kapitan City. Dagang salamat na to ka Mr. Muhammad Hassan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City, atong nahimong bisita last Sunday, kay kanang nakadaog ni sila na most award outstanding na DAR office sa Region 9. Dagang salamat usab na to kang Mr. Janus Yu, ang tagiyaw na nagdumala sa Janus Marketing, nindak bayan sa Dipolog, ang Janus Marketing na maligya sa lain-lain ng mga spare parts sama sa inyong mga sakyanan, sama sa Mazda, Isuzu, Hyundai, Suzuki, ilan pa, sa ubos lamang na presyo ang Janus Marketing. Ana ang mahingutan sa Quezon Avenue, nindak bayan sa Dipolog, matawag sa telephone number 212-1148, kipanagiyahan ni Kanhi Barangay Chairman Janus Yu. Maraming salamat na to ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Na to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Maraming salamat usab na to kang Konsehal Alamalo Dagpin, ang ato ang City Councilor sa Dakbayan, sa Dapitan, o Panili sa Kapian, sa Dipolog. Na to kang Congresswoman Glona G. Labadlabar, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Thank you so much, Congresswoman Glona G. Labadlabad. O ganyan man, maghihan kayo salamat na to sa National Grid Corporation of the Philippines, atong suki sa kanginan, atong suki sa atong kalambuan, pinaagi sa kuryente. So, daghang salamat na to kang Miss Elizabeth Ladaga, ang ato ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Dayon, nag-ingon ang NGCP. Dili magtanong og mga kahoy, dili magtukod og bisan unsa nga infrastruktura, ilawom o hadool sa transmission lines para mahalikay kita sa disgrasya. Ang NGCP dun ay 138 kV line nga niya dun ay nahimutang sa itong Lurigan sa Buang del Norte, hapit na kini mahuman nga naglagba sa mga lungsod sa Sierra Osmeña, lungsod sa Pinyan o ginuman sa lungsod sa Pulangko. Dagan salamat usab ngadto sa ngadto kang Board Member Romilio Lee at ang panelist sa Kapihan sa Dipolog, ngadto kang Attorney Ruben Biligorio at ang panelist usab sa Kapihan sa Dipolog o City Councilor sa Kapihan sa Dipolog. Dagan salamat ngadto kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis at ang Municipal Mayor sa Lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte, ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baite, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa Lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte. Dagan kayo salamat. O ganyan man, nga ito kang Engineer Gilbert Cruz, dalang kayo salamat. Pinaagi siya Petra Cement Incorporated, ana ipahimutan diya sa Lower Irasan, Lungsod sa Rojas, ng Galawigan sa Zamboanga del Norte. And of course, atong legal consultant na si Attorney Crescencio Palpagan Jr., dalang kayo salamat. Kaya ato ang previous nga legal consultant na himo namang judge, nga si Judge Kenneth P. Rosal. So, dalang kayo salamat sa ato ang mga nagdalaw kinabuhi sa ato ang Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tangan. To God be all the glory. Ato yung acknowledge niya ang pag-iabot sa atong panelist gikan sa Department of Trade and Industry, Mr. Julio Salaveria. Jules, good morning. Salamat kay Edith o maayong buntag sa mga tanang tigpaminaw o tigsunod ni ining atong programang Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Oh, ato i-acknowledge diri ang pag-iabot sa atong mga bisita, karong buntaga atong mga resource persons nga atong pag-ihisgutan sa mga impormasyon nga atong gusto nga ipaabot sa atong mga tigpaminaw karong buntaga.
And we have with us, dili man ni stranger sa ato ang public affairs program kapiyan si Lipolog, kay kanunay ni siya magbalik-balik diri para usab ma-update kita bahin usab sa children's welfare, no? Sa ato ang pag-amuma sa ato mga kabataan, kay haro mahimo kaning responsable nga mga katawhan pag-abot o magdanglag mahimong lidire sa atong katilingban. So ato ang i-acknowledge ang paghihabot sa ato ang Children's Welfare Officer sa Provincial Social and Welfare Development Office sa Buanga del Norte, si Mr. Bobby Gonzaga. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Lipolog. Okay, good morning, Mami Adi. Pag sa panunang ating paminaw, maling programa ni Mami Adi, so good morning. So, pasalamatan ko na naimbitan na pong kabiri sa inyong programa. Karon, haroon naambit ka dahil sa programa nato, especially ang Child Protection Program of the of Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Ato na marelate karon sa ato pong bisita karong buntaga. Kini siya dili ni stranger sa public speaking, no? Sa ato ang dere sa atong komunidad kay formerly nahimo ni siyang provincial administrator sa Zamboanga del Norte under the former governor and now congressman Isagani Amatong, and then nahimo na siya nga board member sa second district sa Laliligan sa Zamboanga del Norte. Taas-taas man gyud siya og panimbisyo sa gobyerno kay gikan sa pagka board member nahimo po ni siya ang city councilor sa Dakbayan sa Lipolog. Graduate gyud siya 9 years, no, 3 terms. Dayon mo na siya inara na siya ka pinalangga sa atong mga katawhan diri sa Dakbayan sa Lipolog ug sa tibuok Laliligan sa Zamboanga del Norte. Kay karon gihatagan na po siya, gisanguna na po siya og lain na usab na tahas sa pagserbisyo sa atong katawhan sa Laliligan sa Zamboanga del Norte. We have with us our executive assistant for to the governor nga si Kanhi Konsehal Praxedes Pirubia, ang at the same time manager sa Provincial Information Center. So good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Lipolog. Good morning. Mayong good morning, good. Dave, Madam Edith Tumong, sa ating kauban rin, yung kauban nga panelist, si Mr. Georgios Salaberia, may akong gisaliguhan na kuan, ibang July, sir, sa E-Presyon. Okay. Dayon ang atong kauban sa pagpangalagad sa provincial government board nga na-sign sa mga kabataan, sa mga kaiwan sa mga kabataan, pero dili po siya magbinata, si Mr. Andres Gonzaga. At umatiklisyans din niya sa aning lugar, sa kanila o dito sa Estasyon Gear. Sa Tanang Naminaw, maayong good morning natong tanan, hinaot nga kami dili mga sani mga horror guest to home. Guest horror. Guest of horror. At may mga kapangitanan ng hinaot nga matag na mo ang tukma nga tubag o sumala sa ipaabot ko sa kinabag ang katawan. Mga suki nga tigpamiyan mo ng programa. Dugay na magkuhan yung sigig appeal sa Gonzal pa ko. Pero karoon na nakusagbet, provincial government, kadaghan na po yung imbitar, sorry kayo, napakya siya nga itong nag-imbitar, kaya bigyan mga kaya o sa schedule. Karon wala na yung gumawa itong schedule, kaya sa'yo mag-isulat, mag-iwag, tas tilan, maulaw na yung tanin niya. Muna nga yung formaliter na mag-ini, yung nag-iwag na yung tan, muna naka-unhurig yung gawin na ako yung nga hatag na mo ang ipinangyang kasayuran, sumala sa gilauman, expected sa atuang mga panel of discussants or channel. Okay, thank you so much, Sir Praxi. Let's start the ball rolling. First and foremost, gusto na ito may bawaan at ang pakisairan ito mga katawhan na nominaw, karabutaga. Unsa ang taha sa Executive Assistant for? Para makasabot sila na diha sa Provincial Government of Zamboanga del Norte, ilawang sa administrasyon karon ni Governor Roberto Y.O.A. Pila ka ba ang Executive Assistant for? Kinsa kayo, unsa po kayo ang mga tahas na gisangon ni ini sa atong gobernador? Kaning position si Executive for Executive Assistant for dugay na may nana upat ka buok during the time pa ni kani Provincial Governor Rolando Yebes.
Unya ang iyang job description na niya mga mutabang sa halangdong gobernador sa paghatod sa tukma ng informasyon ngayon sa mga katawan o mutabang sa mga buhaton sa provincial governor o niya o ibang pang trabaho as maybe assigned by the local chief executive. Pagkakaroon, doon ay upat, kinsa ni sila, ang usa si kanhi budget officer sa Dakbayan City Pulog, Mr. Romeo Reyes, ang iyang trabaho mutabang sa review sa mga papilis before mo firma ang administrator or ang provincial governor. Kaya bayan ni siya ang mga papilis kaya duga-duga ang mga pinisya ng administrator sa Dakbayan City Pulog. So basta paperwork gani, Romeo Reyes na garantisado. Kanang di-assign siya diha, muna ang trabaho. Si Mr. Dante Bagarinaw, kami kunsihal, gihatagan siya assignment na siya tingali magdumala sa PISO office, Public Employment Services Office, o kaniniyang gitawang siya na bayanihan, karoon pa na wapang magbunyagay kay katukunong bayanihan, di natugamitong. Karoon na inang natukunong. Basta gino namin lungsuraman. Bitaw, outreach services, medical dental, muna ang gitrabaho ni Mr. Dante Bagarinaw, dahil kami po ng tuloy ang visible, no? Ang ibang na wapay klaro kinsa ka, pero na itong abisito ng bako, si Mr. Alfonso Jose Bernat. So, mano na bagong inunilin na ito. Ako bago ko, kaya gigantan ako July. Ang ibang gigantan ng January, diyan sa provincial capital, isip mga pangabaga sa itong langdong gobernador. So, ang mong trabaho is more of information gathering and information dissemination. Okay. Specifically, sir, unsa ba yung tahas na gihatag sa gobernador kay murag masayon mong tanga kanina yung magiging birahon sa gobernador o mutroubleshoot o unsay mga ang iyan nga himuon sa gobernador na dili niya kaya, dili kay wala siya diha. So, ikaw muna yun ang ipadala. Tingali tungkol sa pagsalig po kay kita ng God, aning tanan na aning pangtudlo diha sa probinsya karon, ako ang most senior, kami Boss Rumi. Senior in terms of edad, senior in terms of experience, kaya ako nakagayon ako ang provincial executive assistant sa una. Kanyang duman nga, gikan sa 1986, taman sa 1998, 12 katuig. Eh, 12 ba? O, 12 katuig. Ngayon akong konsyal sa Dipolog, tungkol kayo nagsugod magpagkawa, I say. After the end of my term, nikuha ko na gubernur amatong nga mahimong executive assistant for. So, ang akong assignment, apil na po ang kanang kaya ito PIO man na, Provincial Information Office. Man ang nagkauban mo dito ni Madam Edith. Kauban mo sa Provincial Information Office. Kay taghan mo kong i-assign ng opisina ka na ito. Kaya kurman kong usara ang Executive Assistant po. Kaya ang usa si Jojo Rulo, i-assign man sa PGSO. Man ang grabing taga ng trabaho doon kay kita pa political affairs officer, kita community affairs officer, kita in charge sa monitoring sa tanang UNCI kaospital sa provincial government, dayon ako pa yung spokesman sa gobernador kanito, dayon basta daghan yun na kita pa in charge sa personnel matters. So tungod ana, nakita tingali nila nga naatay igo-igong kasinatian, hindi kuha ta. O ang trabaho karon specific na gasayin sa ako, mga pagtiman, pag-atiman sa buhatan sa Provincial Information Center di na office center na o gawas ana ako'y focal person sa PADAC o sa PPOC Peace and Order Council PPOC ako'y focal person ni ana o ako po'y focal person sa Peace and sa PPDO Provincial Planning and Development Office na pa'y ibang mga assignment na kung gagmay-gagmay rin pero lusot po buhaton buhaton. So ako naman gudibutan niya and such other no, matters that may be assigned or may that the governor may assign to me, ako na buhaton. Muna nga speaking engagement, ako po ipadala ni governor, tingali misaling siya na
walay maandam nga speech para nato makasubakod kapuntag diskurso. Anak ba? Okay, so thank you so much. Dili gini siya stranger sa public service, no? Ato po kita na karoon, Sir Praxi, naaman dito ka karoon diha tungod sa gobernador, pwede bang pakisahiran sa atong mga katawahan karoon kung sa kaayo kini mga datkong proyekto o programa ni Governor Roberto Y. Uy na atong ipa-implementar o ipatuman sa ato ang galawigan sa Sabuanga del Norte, tibuok probinsya, ha? Ngayon, karong tuiga, kay kabalaman ta nga pila na budget na gi-approve, no? Sa sagunan ng panunuligan, pinagi kang Vice Governor Celine Angeles para ipatuman karong tuiga. Gikan sa social, infrastructure, agriculture, o uban pa, no? Education, o uban pa na mga programa sa atong gobernador. Gini, iba-iba gini. Atong trobo ni muhangos kita ni ni. Highlights. Highlights na, no? Kita nasayod na paglansar sa atong landong gobernador, iyang ipalanog ang iyahang sa tawagan ni sa iyang campaign, kuan? Agenda. Iyang ipalanog. 8-point development agenda. 9, okay. So, ang iyang ipalanog, nakikipahimus na pag-ayo tungod sa panginahanglan sa katawahan, sa demand sa mga katawahan, sa diyanang suri-suri siya, na alagin makadalanan ng guba na ilang mga tulungaan, dili kumpito, mga tulay, na muna nga, ang iyang gikanta nga unta ang maong mga gipangayo iyang madeliver, iyang gidamgo nga ang kalambuan nga natilawan sa mga taga-dipulog panahon nga siya mayor, iyang mapaabot ngadto sa tanang suok sa atong lalawigan ang infrastructure development. Ug mana karon na kita na mana kay kining infrastructure development mahikap ug makita sa duha ka hubo nga mga mata. Mao na nga okay kayo na dayon la importante sa education. Manang naay kita provincial youth scholarship program. Dayon napoy kita sa piso. Dako puta gigahin sa piso kanang sa nang piso kanang sa summer job. Is piso ba na summer job program for students. Kana ba kanaw sa summer space may eskwela magtrabaho sila may filduan sila ang ihatag sa gobyerno provincial kaniato is 60% 40% ang sa BSWD. Karon murag nagkakunakun ang duli gamay na lang 30% na lang ang isolder sa provincial government murag 70% ng sa duli. Noong nadako-dako na ang madagandaghan ng mga tinunan ng panahon sa summer maka-avail ining services para napot sila makuhaan na ipaningwaan silang tuition. Dayon ka na sa scholarship, kanang budget para sa education na to. Ang nato ang kabang, iisip na to kami sa itong education kaning mga pag-maintain sa provincial library o kining museum. Kaya ang museum ay magpahandom na to unsay mga sana nangitabo sa labay mga tuig atong kultura. Kultura. So, napo na. Dayon daw sana doon na tay health and nutrition mo na ni ana din si Andres Gonzaga mo lambigit kining programa ha. Na tay mga hospitals para sa health functional at mga hospitals niya accredited ta sa PhilHealth para kato mga members PhilHealth ng mga hospital, malibre na sila tanan, na napot kayo ito ang no balance billing. Kahit kung natitig ng hospital ka, di ka members PhilHealth, pwede ka malibre, pinagi sa programa ng ito ang no balance billing, basta dili lang po private doctors, private rooms, guman pa ang imuang i-avail na services. Dayon na ito mga milk processing, milk feeding programs, o kaning napatay mga medical dental outreach programs, mahatag mga tambal po, servisyo sa mga doktors na ipagayon, ilugway na sa mga masakiton, free consultation na matambal. Dire sa lang programa sa environment, kaupat kayong environment, naman tayo, kuhan, naman tayo timo, ang timo, muna'y trabaho mag-monitor sa mga paggamit sa ato ang environment labi na sa sand and gravel quarrying
kining pagpamutol sa mga kahoy, there are regulations to be followed. Dayon kining sa atong mga minahan, no? Management, rehabilitation and protection. Dayon na po tay provincial disaster risk reduction management office na di lang panahon sa kalamidad, bisa wala pa'y kalamidad, nagloob sila para nga malikayan ang grabing kalamidad. Usa ka paagi sa paglikay, mao ang pag-atiman sa atuang palibot, atong environment. Aron dili kay kusog ang baha, may ulan, dili ako kay kusog mo baha. So, dahil mga tayo, governance and sound fiscal management nga programa, kini, din na mo trabaho pag-ayo ang budget office, ang planning office, ang accounting office, ang treasurer, batang sa treasurer, din na po ang atong tighas-has sa mga aplikante, no? Kaning mga aplikante nga mga apply o bagong trabaho, kaning to be renewed ng mga job orders, sila po ang naghasas ani. Nato yung provincial legal office, matanaw nga aron ang atong dagan na uyon report sa balaod, dayon ang sangguniang pang panglalawigan o kining yung opisina sa nga akong dala na may matod sa kinanglang kasayuran, pinagis mga balita o news dispatch or news articles or sa mga pulong-pulong sa kaularan. So, nadya, kining aron may balo mga tao kung saan kahintang sa atong probinsya. Huwag ako ipasalig ninyo, tanang naminaw, na nga itong mag-hispot ka itong fiscal management, mayo doon ang atong probinsya kaya nakadawat man tayo sa makatulong na kagayon, nakadawat tayo SGLG, Seal of Good Local Governance Award, na? Prestigious award na, gikan sa nasyonal, na ang mga evaluator sa DILG nakadiskubre, nakakita ng sa Buanga del Norte nakapasar sa mga kriteriya. Usas kriteriya, mao kanang gitawag fiscal management, mayong pagdumala sa salapi. Ikaduang kriteriya, kanang gitawag performance, mayong agi. Dayon, transparency. Dayon, kaning social services, nga natin service. Dayon, kaning gitawag o kaning readiness sa mga disasters and calamities. So, ubay-ubay ang kung diya, dili sa yun ka na magkuha, pero nakuha na ito sulod na sa tulo kahigayon, 2014, 2015, ug 2016. Dayon, napati pisan order, kining pisan order, mao gini giusa, ang importante ka kay walay kalambuan na may tabo, ang mga programa, matakingking, pol, walay kausay kalinaw. Manang gihatagan ni Atiman sa atong salamat kaya ng atong mga kapulisan nag-atiman ini. Labi na rin ubo sa administrasyon ni President Duterte, tinukhangay yun. Nangatukhang yun ang kadaghanan o nakatabang kini sa kalinaw kausay. Natay Pisan Order Council, mag-meeting rapod, o natay PADA, Provincial Anti-Drug Abuse Council. Yan na po tayo mga madak na frontliner. So, kani, dayon, unsok naman kuila yung programa. Lima na ito, no? Unong. Agriculture. As agriculture, dagang klase na agriculture, na technical assistance, tuluan ng mga tao, unsok ang pagpananom, pagpabuhi sa mga tanong. Ako'y kamaging tagang sa mga binhi o mga igtalanom. Dayon, napot sa probit, akil gapon diya, ang sa probit, lambigit gapon diya sa agriculture sa pagpamuhi o mga hayop, livestock development. Dayon natin, kisiri, kung sa panangubanda na cooperative development. Dayon merita sa tuan, sa livelihood and investment technology, morning niyang trabaho sa PLDC. Mag-seminar sila sa pagpaghimog sabon, pagpaghimog ice cream, pagpaghimog hamon, o uban pa, no? Kanang technology transfer na ana sa PLDC. Dayon kaning sa piso mo niyang pagkuhan sa employment aspect. Dayon sa tourism and cultural development, natay naman si Inday
inday pilita, pilita, abis, tiempo, kaubanan namong idit kanya ito, nabalian na siya kusina. Sila mo nagsugod-sugod na sila karoon o lantaw, suroy sa mga potential tourist spots sa probinsya. Kaya dili na ginahimo nga dili na ito na dibilapon. Kaya kaning tourism industry dili na ito magpadapin. Kaya mo biyan na himong kapanginabian sa mga apiking lugar sama sa Israel. Sa ilang kapiki, huwag kayo sila cultural products, pero nganong nilambok sila pagayo tungod sa turismo. Turismo. Muna din sa ato, kung daghan kong turist, nagantag mga negosyo ginag-ginag kong uswag, kay asam na sila mga on, asam na sila maghigda, asam na sila mato, gara sa ato ang lugar. So, kana, muna itawag na ito, indirect kanang factors na makapalambo sa atong ekonomikanhong kahintang. So, muna nga, ang turismo, gatagan po ng pagtagad sa itong provincial government, labi na karong panahon na. Okay, thank you so much. Before we proceed, kay gihangat ka, pagkapisa ka Jod, ato yung acknowledge niya po iabot sa ito ang panelist nga si Edgar Saronda. Good morning, Guy. Okay, thank you so much. Good morning. Welcome sa Kapihan sa Dito. Gusto yun as to you. Good morning. Okay, thank you so much, Edgar. May pamutahan na si Julius. Julius, go ahead, please. Wapag na rin nakalabi ko kapag si Sir Brax. Pero ako ang pamutahan na, sir, importante kaayon nyo sa ato mga nadungog ang balita karon and opportunity po ni sa Kapihan sa Dipolo na makapahatag o kalamdagan. Kumusta man ang mga issues against sa ato ang governor katong niyang pagkasuspend? Unsa na status karon sa kalami sa programa nga gihan ay alam sa katawhan, naapektuhan ba og dako ang pagpa-implementar ni ani tungod sa mga suspensions o kanang karong nga mga daghang mga issues nga gitugpo against niya kabahin anang sa drug problem. Yeah. Mga political nga mga issues o mga criticisms against the governor, Sir Praxi, go ahead please. Expected man ang mga criticisms basta politiko ka. Kami, ako, panulitan, kabalo mo yung mga taga-dipulo, basta yun nga at ang eleksyon, kami ako naong mga murag, ginagot sa pancho. Pag-starin niya sa mga pamantalaan, ang akong ngalan, mabansiwag niya sa, o mulalog niya sa kanginan, mga negative kadaghanan, labi na kay ako campaign manager sa partido. Now, ang depresyon o siya, napikuan ba? Napikuan ba kay kanang masuspended ka din na biya kakapansyon, tama nila kagunauna, tama nila kagsugyot, yun yung napuli po ni Modi po ka full operate kay limited po ang yung acting record siya, limited po ang yung panahon. So doon ay pipila ka services na medyo ma-paralyzed, pero nagpadayon tungod kay kapartido rin man po ang busy gobernador o ang gobernador, pwede rin man magpinawagay bisag dili makalingkot. So nagpadayon bagiha po ng pag-servisyo, wala ka napiktahe. Sa personal ni Gobernador Bertooy, ako nakita nga, wapo tayo sa mapiktahe, kaya mag-iisip na kinintanan, kuwan, kanabang pagbuot sa Diyos ni Pre, kanabang barugana ni Unara, total, nakapitaw ginawa na sa'yo, bahala na kung sila yung isulti na to, trabaho lang ta, total, nakapitaw ginawa na sa'yo, o kung saan eh, tinuot balik-bili, dahil Diyos, ditabiaan sa Diyos, kanabang una nang attitude, murag, wala ra kayo makapahuga. Positive. Kung siya total, ang kamaturan mo, gawas lamang yun na. Pwede na ito, butang-butang nga ba? Bisa din siya may butang-butang na ito. Sabi lang, nabitaw gino. Kanang klase sa attitude, muna yung murag, bili kayo na sinati niya ang negative effect. Huwag nag-expect pa siya more than that, kay karon murag, na naman po sila yung mga kaso gipile sa mga butang na propagandista sa mga katbang. Nanampo sila mga libel cases na vital. So, basta gani magbinunan na itaglapot, medyo magkalapot yung tatanan. No? Ha? Nawaton. Pero, anyway, matupan, let us to see what to become. Kay, na naman, nga, ang pikas-pikas, mag-dipinsa, mag-birada po. No? Gawas nga mag-dipinsa, mag-birada. Ang reserve ni Governor, na po na sa mga media member nga identified siya, na mga inutubag sa mga isyo,
diri po sa pikas na po sila mga medyaman na mga tigrada sa isyo. Pero kay si Gobernador Bertuoy o ang administrasyon niya mo may incumbent, muna nga depensive yun siya ng punto ha. Kay kinsa na sa poder, mo na mong gina. So kunarahin ang pagdabal, no? Salamat kayo, Joel. Wala kay Kota na Jut, okay. Follow up lang niya po, sir. Kay labi na kini mga kaso, kunuhay, na mga kontrobersya, no? Isang act against, kwan ni Governor no Roberto Y. Uy, karong panahona, kay mamani karoy mga controversial issues of the day. Pwede ba masayra na to? Labi na niya sa ito ang provincial attorney's office. Kinsa kayo mga abogado diya karon nga masayran po sa mga katawahan ba? O kinsa kayo mga abogado karon kay dili sa atong kapihan sa Dipolo, as far as we know, na atong na-interview diri sa makapila kay gayon si Attorney Dimura. Oo, sa siya pa yun dito ang provincial legal officer, no? Provincial attorney, bahin sa naging gusisgot ng environment, apil na siya, mga legal matters dyan sa probinsya. Pero paghawa ni Attorney Dinura, murag wala naman daway na puli nga, kinsa abogado dia nga, mo'y mubarog para sa ato ang probinsya. So karo panahon ang sa development, sir, kaya murag si Attorney Maymay Abilion, na murag na ang agikan sa PIA. Yes, sir. Doon sa legal, provincial legal office, doon na may karaan doon na inunta na lang nagtrabaho ang akong anakong si Atty. Osabel naman doon. Pero, ibalo na ka, basta mga kaso-kaso na gani ang inunta na lang ang party, mangita mo yun sa abogado na nasa full trust and confidence. Muna nga, balo naman tas politika, si Usabel, dili ka masangpit sa pagdepensa sa bahin sa mga issues and concerns sa ating administrasyon. Pero nagtrabaho niya po siya, buutan mo na akong anak ko ang probuyag, liwat sa ninong. Dayon, kuan, dili na akong anak ko na igso, dili na akong igso. Ako may anak ko sa iyong papa, sa kasal. Nabali naman hinoon. Si Usabel, ako ni Usabel, ako ng igso. Kaya ngayong amahan, si Rafael Usabel, ako naninoy sa kasal ng kami ng igso. Nakakuan po, trabahong-trabaho naman ang iya walang personalan. Kaya napo yung mga abogado na nadugang tulo. Si Atty. Pukulan, si Atty. Ruiz, nakuan naman naroon si Atty. Ruiz, kanang sana yung Pedro Batso. Attorney Batso naman. Dayon, si Attorney Maymay Abilion. So, panara sila. Mga batanong abogado, muna nga, gipanaw suban nga murang huyang, pero, maapariha naman ang baro ilang ipasar. Pero, yan lang libro ni Pangbasa. Okay, man. Nabita na ilang natan. Awa, nasuspended lagi si Gob, kalansan ng abogado niya, mga walwal na Gob. Pero, nidaog ba siya sa Court of Appeals. So, sa ilang kaso, nidaog sila sa Court of Appeals. So, katong suspension ni Gob nga tulo ka bulan, as ari, kana, erase na to tanan. Pero na-implementar, Magod. Yeah, dili, iya mangong servisyuhan. Sa uban pagod, wak man itong la servisyo, ilang mang iprotestahan. Ang besar di Governor, giservisyuhan lang niya daan sa tulo na bitan ka bulan. Di isipin lang ako, nagbakasyon ko. Samtang kung bago tayo dito sa Court of Appeals, ako lang ako ni servisyuhan, isipin lang ako na nagbakasyon ko. Aron nilipod sila mo, kuhan kayo ka ng musilawag kayo lang kasuko na ko, kay bisag di pa klaro, ako namang disibisyuhan. Dayon mo na, nakadaog man sa Court of Appeals, hindi na po naiwalwal ang mga abogado. Okay na po. So, ano sila? So, ano sa may update ka rin, sir? Kato mga nasuspended bitaw nga mga workers po diya sa province. Anong trabaho po sila? Ito'y ko sa suspension ko ni Governor. Mga workers man to, 100 plus. Tungon lagi kay Duna, nidaog man sila sa civil service, nidaog sila dito sa ombudsman, doon sa ipa-implementar sa ombudsman ang order sa civil service. Pending appeal. Tungon anak, ibalik silang tanan, i-compute na gani ilang salary differential. Pero naabtan man po sa kuan? Decision sa Court of Appeals. Decision sa Court of Appeals. Katong ubang nakakubra, kung ma-final na kay kanang decision ko, o di pa-final, wa kay
di final executory, pwede pa muna ni mga iangan-angan. So, karo lang servisyo gapon sila, o niya, sa balaod, eh, balumanta nga, basta services rendered must be paid. Tagaan sila sa ilang sweldo nga insakto. Pero ready na ang provincial government, ipunggap na gani ang ilang mga back wages. Di lang ikatag tungod sa order sa Court of Appeals. And also their benefits sa mga bonus na wala sila kadawa. Appeal na silang kuha. Dawatunon. Dawatunon. Puhon. Malayin puhon. Po. So, pero, tanalagay, pag-abot sa finality, tanahon, huwag ba sila yung mga obligations against the government. Sir, kabalang mantang si Governor Bertuoy, kana maka-Diyos, dahil makatao, makabansa o sila pa. Pero, kuan ba, kana nang wala siya ay huna-huna na panalitan kanini ang mga empleyado nga nakapiktado ba nga iya mang gihapon ganing gipatrabaho o balik no dayon pending sa appeal no sa final decision. So sa pagkakaroon ang open-minded yun ang atong gobernador dahil ini atong sitwasyon sa atong mga empleyado nga apiktado para mga panahuna. Nagpabilin siyang open-minded pero namang committee nga gi-assign di pa, in fact, kana sila na terminate sila at yung pag-assume niya pila ka bulan after his assumption into office na itong 2010 tungod kay doon na may mga findings sa committee ba na gi-assign personnel review committee sumala sa balaod gi-tagaan sila duha ka rating period na may iban nga wala mo pasar kato panulitan mga babae nga kamanero. Wala dito sila mapasar. Diligyot satisfactory ang ilang performance sumala sa komitiba. Doon na pag-iblan dahil nga wala magtrabaho sa ilang designated na trabaho na appeal sa evaluation. Noto nga, i-terminate sila. Di man ta nang appointed ni Governor Rolando Yves ipang terminate. Doon na may nakapasar gipon. Kaya may performance. The same kwan, mungod karon bisan pa kung sila ang naga-file sa kaso, kanang abogado, igo naman ang mulaban sa 20, sila magyod ang protestant, sila ang nag-complainants, kita naugha po niya, na pinsa itong maigin mo trabaho, asset to the government, dili lang po nato kuan. At wala pong ipadaayon ang ilang servisyo. Manay akong nadunggan sa pag-inabi sa committee. Pero, gisit na sahib man ko ng ilang mga pendings tungkol lagi sa order of the kuan. Huwag pa po ma-final ang executory. Munang padayo na sila, kano sana mo gawas ng order nga kini-final ang executory, kaya wala po nagpalo up ni Ana. Yan eh, si Gubernur, huwag man kadawat sa iyang ripan. Huwag man kadawat sa iyang ripan, eh, padayo sila sa servisyo niya. And they are all my friends. Bisan pa ng mga kwanda ako, mga amigo. Okay, so thank you so much sa itong papawayan, no, si Sir Proxy Rubia. At i-acknowledge rin ang pag-iabot sa itong Info Center Manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Pons Roda Pons. Good morning. Okay, maraming ang buntag o sa itong mga bisita, karong buntag, ha? Sir President Rubia o kay Bishan Gonzaga ng itong Quasi Department of Social Welfare and Local Government. Ang buntag sa kapilihan sa report. Thank you so much, Pons. Ato papahulayan ka dyan si Sir Proxy o atong pagkapihon. Kaya hapit na magugnaw yung kape. Arita ba rin? Wala na gami. Hindi magparitin dyan o kape. Hindi kape ba rin kape. Okay. Atong hinabion si Mr. Bobby Gonzaga. Atong i-relate na to sa programa sa atong gobernador bahin na sa atong kalambuan, sa atong kabataan, no? So, sa nutrition, sa social worker, no? Sa children's welfare and protection. Kaya karong bago lamang, doon naman yung mga panghitabo, na doon ay kalambigitan ang kaugmaon sa itong mga kabataan. Kini itong mga kabataan, no? Dili na ito ni sila amumahon, dili na ito ni sila putiktahan, dili ni mahimong productive citizen, no? Dili ni sila mabungahon pag-abot ugma damdag. So, Sir Bobby Gonzaga, kung sa maghimo sa inyo ang buhatan, of course, under the administration of Governor Bertuoy, may kalabot na sa pag-amuma sa atong mga kabataan. Okay, thank you, Mga Edito. Dito na, Mga Edito, the Board of Commercial. Yes, go ahead. Okay, actually, ako na yung inquiry kung gawin ang karoon sa pagpulba na sa panahon.
Actually, karon pagano 19, muna ito ang adlaw na kami itong day karon sa katong one week na celebration at national awareness week for the prevention of child sexual abuse and exploitation. Usaka presidential proclamation na siya na every second week of February atong gi-celebrate or gi-observahan ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Okay, so ang tema mo ang tema na karon mo ang we are the solution. So kita ang solidad. Okay, so parte sa child welfare, ako lang i-ambit po rin, ipahibala sa tanan, ang kasamtangan nga gipaging 3-year project na siya under na sa kasamtangan ng administration ni Governor Uri, ang Comprehensive Child Protection Program of Sambanga del Norte. So, tulang-tulang yung kontrata na siya, dahil ang provincial government through the sa among buhatan, the PSWDO, in partnership with NGO na Manila-based na siya, itawag na Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse, NGO Manila-based, pero ang ilang executive director, si Ma'am Zoe Rosales, taga-Kipit, Labason. Yeah, so, paglingkod ni God, nagin na siya gibuso niya sa kaproposal, nagin si God po, yung gini-endorse ang mga gatan kung per-study sa mga proposal. Ang proposal ng God is to undertake yung child protection initiatives sa lalawigan sa Sambanga del Norte. So, pagtanaw na ko din itong appeal ng God, ang prevention sa kanyang programa kay sa aking kabayan ng God, usually, kadalasan sa mga mabuhatan ko sa itong mga opisina, nag-concentrate or nag-focus sa treatment sa mga child abuse cases. Pero sa mga bata, ang magkita na ako, wala ba yung pamagi o estrategiya na at least, sabi natin ma-preventive yung mga aspeto instead of always treating cases. So, kuhag ko ng isang kakahigayon yung 20-year-old an agreement with them na to conduct this comprehensive child protection program more on prevention. Okay, ito yung kinatibukan niyang tumoy mo ang pagpatuloy sa katong tawag natin National Plan of Action for Children or NPAC tumoy sa goal number 2 or tumoy number 2 which are children are safe and treat of violence, abuse, neglect, and exploitation. Meaning, gusto natin mga tabuhan ng mga kabataan, mga bata, na safe sila. Ngayon, libre sila sa mga violensya, mga pang-abuso, at iba pang mga exploitation. Okay, so actually, nagsugod na siya 2015, kinito ang Child Protection Program. So, nagsugod din pa na paghatag ang advocacy, training even, capability building, sa ating mga local chief executives. Although kaya ang budget natin limited, so doon na lang tayo tulo ka munisipyo di target sa mga programa. Pero kung natin mga tulo ka munisipyo, ang mga gibasehan po sa itong present na situation or na child abuse cases. Diin, ang sindangan, Liloy and Rojas, may daghan kayo mga kaso sa mga child abuse cases. So, sa matag yung subtod, agad na lang tayo gipili na napulo ka mga barangays. Kaya mga napulo ka barangays po na abang nasuta niya kadaghanan sa mga child abuse cases dito nagdikan sa ilang mga barangay. Okay, so ang una mo kung ano na ginawa natin yung mahitabo sa mga programa mao ang ngunta, ang Municipal Council for the Protection of Children, dahil yung
functional and operational. Actually, bigay na kayo siya ng isang ka-council, pero si Mr. Pence, ano yung sulit na gawin, tignan mo lang sa regional team in conducting monitoring functionality of the local council for the protection of children. Yung appeal ang ating probinsya, ang ating provincial council for the protection of children. So, walang problema ang Bulacan City, ang ilang City Council for the Protection of Children, kay sayod pa ang Bulacan City, awardee, 5 times na regional level Champion City. Then, for the second time karoon, natin natin sila sa regional level, yun na sunod natin sila sa shortlist. Appeal sa 5 cities, then piliin kung kinsa nalita mahiling child friendly city for the Philippines. Yes, nationwide. Okay, balon, ano na po tayong mga sa mga child protection programs na ito? Ditutukan din na ito ang paghatag ng mga pagtulunan na ito mga kunong barangays, member sa ito mga barangay councils for the protection of children, then appeal na ito ng mga parents, appeal na ito ng mga daycare workers. Parents at daycare workers, di rin na karoon, medyo, kaya sila maganda ka sila, gitawang na ito, na sa ground level, sila maganda mga lumilihok, na at least mapatuman na ito ng mga child protection. So, ang parents at ang mga daycare workers, ang ilang yung gina-implementar karoon, mga nang gitawang na ito, ang personal safety lessons sa mga anak o ilang sa mga preschool children, pero sa mga daycare workers sa mga centers. Okay, so aduna tayo mga kaabag ng mga or mga partner stakeholders. Okay, nagpasalamat tayo sa ZNP ba? Ang sambang na Ganyar, the Federation of Parents Association, kusog kayo lang Child Protection Initiatives. Tabahan nyo yun eh. Then, aduna po kay Child Fund Philippines. Na karon, bili na tayo sila funding institution din nagsuporta sa ZNP pa. Kung dili, nag-implement na din sila. Doon na sila yung mga tauhan na nag-lihok karoon sa lungsod, sa Leon Postigo, sa Butala. Again, Child Protection Initiatives gapon. Okay, doon ang katapusan nato, doon mo ang doon na tayong mga activities. Kadanganan mo, especially on child abuses, especially on child sexual abuse, kadanganan mo mga perpetrators, mga amahan, makalakihan. So, medyo intensive atong pagkanda ko mga training karon sa atong airpath. Itawag nga mo, empowerment and reaffirmation of paternal abilities. Medyo kusog atong mga organization ko sa airpath, sa ruas and simbangan, namikang kinaamugod ang ZNP pa. Okay, so hopefully, kanang-kanan, ang adunay mga ito doon ang mga kausapan. Actually, kung ibase na ito, kung ipikong-compare sa ito mga datos din, from 2011-2014, tagas kayo itong mga kaso sa mga child abuse cases, even child sexual abuse especially. Okay, sa mga del Norte, during that years, nahimong number one doon sa mga peninsula. Pero by 2015, although wala pa tayo datos ka ng 2016, nag-gather kami, and then next week, mayroon na itong mga datos sa mga MSWDOs for 2016. Pero 2015, nag-indicate na nga medyo naubos na dito. Ado na'y dakong kausapan. Nagkaubos dito ang ato mga kaso sa ato mga child abuse cases of all sorts ng mga child abuse cases. At wala itong problema ngayon sa itong mga CICL. Kaya sa child protection natin yung program, wala ma-appeal itong programa po ang CICL. Kailangan mo kung siya, children in conflict with the law. Kaya ang CICL mo kung medyo doon na siya yung mga legal na concerns niya. Okay, anyway, after this 3 years, among talayan, kung pwede ba, we can train up programs to prevent the high-rising cases of children in conflict with the law. Pero ang children in conflict with the law, kadaghanan ngayon na
taas mga kaso sa Dipolog City and the, especially the Pitang City. Then Dipolog, then Simbangan ng Lumay. Oh. Actually, yung kalila, kung sa mga, kung sa mga kaso niya lang, gumay ka mga, kwanda lang, related na sa progressive signals of the place. Okay, guys, simple sa mga word, yung Simbangan ng Lumay, mga progressive towns. Okay, so at least, panarawan ng mga initiatives for the 2 years, 2015 and 2016, then 2017, agad na mga reposal ng mga trainings, then we focus more on the monitoring. Sa ground level, panarawan naman kung ang child protection initiatives niabot na doon sa kanyang mga pamilya or kabalayan. Okay? Okay, questions coming from Julius, please. Dili sa atong sa child abuse cases, naman tayo mga dato dili sa ato ang atubangan nga gihatag ni Sir Bobby. Number one, neglected. Followed by physical abuse, then rape. Okay. Atong mga nakabawta aning mga kasuha, unsa may gihimo sa ato ang kagamhanan kung neglected? What will happen? Aron masayod po atong tigpaminaw nga kung naa sila matagbuan nga kaso in ana, dahil unsa may buhaton sa mga hingtungdan, neglected and then kanang physical abuse and then rape. Unsa pa gihimo sa tong gobyerno? Oh yes, bahin niya na. Okay, so kining tanan kini mga datos, actually ang implementing mga implemento sa amin na sa buhaton sa tuwang CPN, Municipal Social Welfare and Development Offices. Pero inabagan kini sa CPA, Municipal Council for the Protection of Children. Kaya mandated daw namin yung dapat ang kini mga local councils for the protection of children. Muli sila mo, tutok ano yung mga programaha. At talaga doon ay daghan mga interventions. Okay, sa even kung sa level lang sa DSWD or sa social welfare aspect, daghan mga programa nga that will prevent the neglect. Okay, kaya actually, kaning mga neglect, mga abandon, physical abuse, critical nga cases ni sila. Why? Ginganla na mo ni sila mga children at risk. Meaning, muna yung mga bata nga risgo na mahimong mga CICL kung mapasagdan. Okay? So, meaning, ang CICL nag-recan doon sa children at risk. Kanyang atong ipasabot sa atong aminaw karoon nga, kanang children in conflict with the law, mo na ang mga juvenile delinquents sa una. Yes, nauna ang term karoon, wala na, pili na na, CICL na. Bila 18. Okay, so yes. Go ahead, sir. Gayon kaning, hindi mga programa na nakahamay ni tanan sa mga itong mga municipal social welfare offices or even city. Okay? Tama na ba ta sa pag-monitor? Unsa may nitabo sa mga kaso, wala po na ninyo na sayri o unsa may nitabo po sa mga kaso, dayon, unsa po yung nitabo sa mga bata na dito, asa man na, bahay kalingap, asa na punta ang mga bata na tukado okay, na. So, depende mo rin sa mga medic. Kung mga bata, sa kini mga gitawag na ito ba si ICL, kung medyo baka inyutang na grabe-grabe lang mga kaso, okay, pwede sila talagang karoon sa ating DSWD nga, Regional Rehabilitation Center for Youth. Gano'n mo naka-institutional dyan sa Polanco. Ang RRCY, Rehab Center na for Youth. Ang isa diyan, ang balay ng panan sa kabataan, home for girls, mga victims na sila. Okay, victims of abuses, especially sexual abuse. Okay, pero actually, ano na tayo, muli na-pressure ka rin ng provincial government, actually kay doon na rin kamanduan sa taas, even sa regional level, yung dapat yun ang provincial government magtukod na yung sa kabahay pag-asa. Yan naman, kaya kanang nakakaroon diyan sa DSWDR, RCY, nag-usa ang mga bata na for rehabilitation o katong mga bata na waiting for their sentence ba, kanang verdict sa korte. E ka ng mga bata, dili mo ko na mahatid sa DSWDRRCY unless adyo na nila mga court order. So katong mga bata wala pa court order, dapat punta naa sa mga bahay pag-asa. Pero sa Sambuanga del Norte, wala nang ito bahay pag-asa pa. Okay?
basin karon kay sa pamunuan karon sa Gold, pwede na to ibalik ang issue. Then makatabang siguro sa Sir Proxy aning kung pwede, kinanglan na din pagkatukuran din ang atong gitawag na bahay pag-asa. Kaya mo po na gipalanod sa atong mga municipal mayors, kaya wala sila kabalo kung isang awin nila itong mga bata. Kaya kadanganan sa mga lungsod po, wala sila yung mga separate detention cell. Okay. Okay, so we were talking about sexual abuse, like katunto ang mga siyempre physical abuse, no, sa mga kabataan. Wala ba yung mga kuan biktima niya sa illegal drugs na mga kabataan na ito, maghihinong mga courier sa itong mga kuan, mga drug pushers, ngayon ana, na? Actually, diri, yung tanawa na ito diri sa data, Ma'am Edith, by category, by cases, adala mo diri, violation of RA 2165. Okay, so among the cases sa dakong kaso, okay, although 2015 medyo taas-taas sila, ito kabuok. Naa sila karoon ko ng mga bataan na karoon sa RRCY. So, ang violation of RA... Nagil Norte na? Kaya regional level? Nagil Norte. Ah, ba? Ako di ay. Mga data na ito ko rin dito, mga samong Nagil Norte. Yes. Sa mga del Norte ni Sir Ma'am Edith. So, hindi kayo siya blaming. So, ang atong buot pasabot ni ini nga, at nga nung atong gidiscuss ni Diri Karon, kaya basig wala ta nakafocus po ba ni atong mga kabataan, kaya napunta rata sa illegal drugs, ang mga adult man to, mga dagko man to, nga maligyan drugas o ban pa, dahil wala ta na kadipara nga ato ni mga kabataan, ano yung mga problema, nga angayan po na ato bangon sa gobyerno, karong panahon na. Ha? Sa mga ginikanan, yes, first and foremost, ang ginikanan, importante na nga dili magsalimuang ang ginikanan para ang mga anak ni po magsalimuang, no? Kaya itong gobyerno, igor naman po, mutabang po na basically, nakagyo na sa ginikanan, no? Like, kana mga teenage pregnancy, asa man na papunta, no? Papunta man na sa mga, kana mga prostitution, no? Guban pa, o dili na nato maagapan, no? So, muna na nga, kita mismo, kita, dili, naging po tayo kaakuhan ini ni unsa po'y ato po ikatampo bahin anini ang mga pagputuhir sa labi na sa katungod sa atong mga kabataan. Before ni Edgar, una man ni-raise og hand si Julius Reveria. And then si Edgar. Ang mga lang po personal views gikan ni Sir Bobby Gonzaga anang naman tayo ng kaung-ung na bill na i-lower ang edad sa makover sa children in conflict with the law. Kaya naobserbahan, kaya kani sila man kung mga bata mo'y ipanggamit kasagaran sa mga sindikato, sa mga drug pushing, o kana kung naa sila mahimo lagi ng mga krimen na nagsalig kay dili prisohon, no, base sa provision sa balaod. Unsa may ato kasulti na Sir Bobby, uyon ka ba nga i-lower or unsa ba? Actually, kay as of law, kung ibasa nito sa Republic Act 9324, gayon, amended by Republic Act 1060, strengthening the juvenile system sa Pilipinas, ang age of criminal liability 15 years old and below. Pero plano ni isang head ng presidente, lower to 9 years old. Actually mo din yung plano ni sa atong presidente, 9 years old. Okay, actually, the day medyo dato kayo rin siya issue, especially dito sa taas, okay, even mga NGOs, even religious groups against niya ni. Pero medyo ado lang karoon mga settlements na plumb line 13 na daw, 13. Pero ngayon mo na mga mental ng mga ako. Okay, idea. Okay, ako ka na 9 years old, wala ba yung naiyong saktong pamuot? Oh, yes, ako na 9 years old. Pero ka na 13 years old, medyo gamay-gamay, mature-mature po na gamay, no? Okay, si Sir Proxy, na reaction, please. Ano yung mga sindikato? Eon. Wala maon. Eon. O, eon na lang sige, okay. Sindikato, mga ita ni Pagi, ito. Pag iba ko naman edad sa nasakop sa balaro, ibaon po nilang iba sa ilang ipron. Ipron. Kaya nilang, Kaya, mabot ka naman na kuya nilang yung siguro. Lagi, kining mga, nagtanaw po ni sila, naapon ni sila ikaw galing yung mga estrategiya.
mo na nga lisod ba? Lisod. Pero akong tanaw, kaming magminyo ang bata, edad na matanon pa kayo, dili pwede. Kung doon particular age nga pwede, pero with parental consent, no? Mura po ano nga ang ginikanan, ipasabot nga doon ay papel sa ginabuyo sa bata, siya mo sulutan, dili ang bata. No? Kaya ang pending sa mga sociologist, kaming mga delinquent children are products of irresponsible parents. Correct. Responsible parents. Inya anak iba gani, ah, lisod na, usari anak, duwari anak. Pero dili na garantiya nga usari duwari anak, dili bandunganon. Kalau sa Diyos, kalau sa Diyos, anong mga anak, itong asbusina ra, pero... Uutan doon. Libat man, namay gini. Uutan doon ato. Depende na gina. O na nga, di na ato ah. Gipiyalo na sa ato. So, kami, sa among kwan, mutuutan na iginoo, ang mutabang na to, dili na to suluhon. Kaya atong abilidad, dili sa ligan. Ikaduha, nangkamot putas. Kaya yun doon, gino nga, liyo, tao kita bangan ko ikaw. Kanara ko ang personal. Yes, sir. Okay, Edgar, please. Okay, nasabta na to nga. Although doon na tayo na mga programa, doon na tayo mga programa, ano nga mga children comforted door, ang mga youth offenders na ito, mga young offenders, na kulang facilities, no? Kulang pa sa mga facilities. In some countries na pinabaluan, some Asian countries at some other countries, may mga obligasyon, diyan sa ginikanan. Kahit mga bata mo mga din. So, tanggalin niya sa ginikanan, andan pag ipinis sa mga ginikanan. So, gumawa nila ang parents, may unsurable sa balaon in case of kanina mga anak. Ano yung mga age, makalapas sa mga balaon. Yung kong report, yung nakilawa nato dito. Ganyan yung mga siya. Dari sa ato, sir, we have problems intensifying, di ba nato, maputang kayo sa inyong ayon para sa ibang kartos, intensifying campaign, urging parents na inyo ginaobligasyon. Na gabayin naman ng mga bata, to check it out, sa ilang nightlife, ilang lifestyle. Kahit kisa, ilang ihatag na sa gabayin, hindi ba kanap sa gabayin, hindi ka ba kinilay di ako man sa gabayin. Dari sa ato, province, ating provincia. Actually, sir, kanyang mga credential, comprehensive child protection program nato sa atong gi-implement pa rin sa province, tapos sa with the partners sa atong mga cities and municipal social welfare and development offices, actually, ang purpose is to strengthen family relationship. Medyo may purpose na mo. Kaya, analyzing the problems, so, kung tanawa lang kung ito ganyan yung sutaon, pero bag, again, yung family breakdown, karoon pala wala. Yung breakdown of relationship, okay? Especially parents and children. Especially mga children ng mga adolescents. Okay, kaya ako lang yun, isip na, gitutukan mo ginamot ng early childhood years sa bata. Importante kayo sa early childhood years sa mga bata. Natagaan natin sila turos mga positive na mga pagtulunan, positive exposures in life. Kaya nagturo mo na early years, agad na sila yung kalambigitan sa later na development. Kaya kung early years, ang bata exposed sa mga negative, pag ang bata ay nagkabato, negative din na siya, negative din na siya. Okay, so kinintahan, agad na ginikanan, agad na kagaling ng pamilya na nagdumala ng mga bata, okay? Pero sa mga programa dyan, pag-handag mga programa, kanagita lang natin mga enriched parental technology service. Again, of course, kanina sa travels, medyo kanina airpag na ito. At ang balay ko na ipa-i-reappeal na ito sa mga fathers, na again na sila yung parenting role. Kaya kadanganang mga samahan, nakalimot tayo, ilang pagtuo, kaya puro sila sila blood earner, muna ilang pagtuo. Nilalahang responsibilidad mo. Kung maabot sila sa balay, dapat agay na sila yung parenting role na humon. Okay? Yes, importante na siya. Okay, so data on teenage pregnancy. Agay na yung mga research na humo. Yan ang mga bata nag-indulge sa mga teenage pregnancy. So, sigaw sa research,
Kami mga bata, they long for fatherly love. So meaning, ano yung mga pagpagtagad sa yes, amahan? Especially sa mga dalaga, okay? Eh, ado naman kay ado naman tayo mga cultural nga kwan mong god kini gitawag nato kini Malaysia Malaysia even mga fathers sa unang mga panahon even yung hukod karon they do not even care to hug their children especially kung dalaga yung itawa na kung hilas man daw sir Bob no pero mag-start na sa bata pa early years nag-develop na siya. Okay, even ako karon sa akong edad ko na ako mga ulit taong dalaga, kung magkita ni, hindi ko mga panang, hug. Even in public places. Develop na ng closeness. Yes. Showing the true love, diba? Affection. Okay. Actually, yes. Okay, mag-join sa discussion na to, si Veritas, si Silbert, Adete Cordiliano. Oh, Veritas, simbahan. Okay, dili mag-resource, ma'am, ani. Pero kining ako, mura i-share na ko, pero at the same time, question if objectionable sa resource. Sa analysis po na ako, hugot po ko ang liability pa sa parent. Kay sa akong nahibawaan po bisan sa spiritual issues, basta gali ang bata, wala pa sa age of reason, kung pag-ibisgin kanan. Kaya for example, sa bunyan, o sa sinunan sa Catholic principle, nandang ang ginikanan sa bata, ang iyang pagtuong ay kinahanglan kung ang bata wala pa sa age of reason, bunyagan siya, diligot ang bata, may mo, may nag-o, kaya wala pa nga sa age of reason. So, ginikanan nga pagtuong ay kinahanglan. So, ingunana, so kung ingunana nga ang bata gamitin sa sindikato, wala pa sa age of reason, kung pa gina sa ginikanan, subo na nga, maghimo siguro at balaod nga, magbantay ko lang mga ginikanan kung ang ilang anak wala pa sa age of reason. So, magbutangan gani gid ug kumahin mo gali sila may piso. Para nga bantayan og ayo ang ilang mga anak kan alam. Okay, thank you sir. Thank you so much. Oh. Reaction additional opinion gikan sa ang atong si. Ang atong katilingban, civil ha, civil government o ang simbahan namay mga programa. Namay tay prikana seminar. Sa di pa ka kaslon, mo under ko ka prikana. Isa sa subjects dua, kaya ko alam na couple, ako'y couple sa chairman sa Family and Life Ministry. Isa sa topic dua, mabunang ito, Christian parenting, ang pagka-Kristohanong ginikanan. Dari po sa gobyerno, naapun sila seminar sa di pa magpakakuag lisensya sa kasal. Naapun doon lang isgot ang parenthood, responsible parenthood. Di, pero hirap pero ang problema, hindi man po gusto magpakasal ang mga batang-on rin. Hit and run may gusto. Hit and run. Daghan kayo rin na huwag yung magpakasal. Hit and run. Ang gobyerno na gano'y mga sponsor, libre ho na, tanan, tanan. Pero hindi yun magpakakuhan. Kaya mahandog po sila maghikog. No? Kaya naman yun, mag-apos mga pag-tilbet to aspat mga gato'n. So, kama, ang... Lagi, di ba, tinoon na, na, pero na yung mga programa, wala na ipsagbi. Hasta ang simbahan na programa. Na programa. Nagani rin mga, nagani rin mga kalihukan o katulungan ng couples for Christ. For example, naghandaw sila sa pamilya. Na sila yung mga, naghang kalihukan nila. Sa simbahan, gawas nga na yung mga public organization within the church, na ating mga kuhan, naging programa ang simbahan mismo para pag-atiman sa mga magtiayon. Ninyo na, na marriage enrichment seminar. Isgutan na po ang parenting, Christian parenting, na ay marriage encounter. Daganang encounter-encounter. Na yung mga marriage retreat, na yung mga recollections. Utong sa mahimo, pero ang problema, di aaring pilara man po mo kung sa simbahan. Sumala sa survey, 15% raman ang musimba. Unyaan ang musimba nga 15%, pinar na po nag-practice anang ilang pagtuo. Kaya na ubang musimba, mura na sinasinawa, ganang bang sama-sama na lang po. Namang ibang KBL, kasal bunyag-bunyag. I'm referring sa tanang simbahan na Katoliko, distante uban pang simbahanan, pariyara man taga-tulog Ginoo. Pinar naman po ang aktibo yun na tinuod nga nagbansay, may problema. Dahil sa gobyerno, kani pong uban nga nag-seminar diha, mura mag
dili bitaw kinabugbuton na procedure lang kay requirement man. Mao na nga ang importante, basta kay naa diha, wala tingog-tingog, fix-fix lang samtang may nag-lecture ang nahitabo, na human wala nakatunan. Mao ni nahitabo karon sa atong katilingban murag nagi crisis. Nagi crisis. Alang-alang mapunimo pamatyo ni mga tao wala pulos, di man ko pwede. Ang usap pa rin ang iskutan, Sir Bobby Gonzaga, kana family breakdown, kana sa communication, kaya tungod sa ato ang information technology, karon bisan ka ito ba ngayon mga pamilya, nag-text na, nag-Facebook, wala na isakto nga komunikasyon, di ba? O, dili na, o, wala na personalized, no, nga communication ba? Puro na, gatubang tuod, pero, tuwa, isigatext, tuwa, ga-Facebook, tuwa, ga-Twitter, ano ba? So, wala, wala na, di, plus, agsauna, like, di ba? Agsauna, Sir Proxy, ano agsauna, mga Valentine's Day, padala mga kagkay, no? Love letter, o, kini sila, o, na? Karuna na, text na, umuhan pa, o, di, di, kayo na, kasi na, ambot mo, o, numerang ang real show of affection, nawala, nawala. Kay, ito ang, Nana may rosa. Sa Facebook. My card. Personal touch. I mean, kung ako boto sa bot na, naadyo siya effort ba personal touch. If a family should find way na in a period of time, doon sila bonding. Excluding sa mga gadgets and technology. Quality time. So, quality time. Naamamahin mo ba siguro na. Pero basta sila, doon kalimot na, basta sila, sa gatapal sa bana, tuwag na po, tagsag silpo, ha? Kaya sa padana, ito pa nila nga, busy, magundi, mga itaog, three times a day. Mga Western world, bilang sila ng anak, we go to places, nga mga tourist, mga ano, wala cellphone, wala signal dito para doon yung family planting. Yes, Pons, nakikap po na Pons, please. Usapin mo ito nakikigaan eh. Kaya masagtagaan na itong priority ang kalibutan ng Panginoon. Nakalimutan na ito, katulad sa advancement of technology, may kinahanggan yun ang personal communication among family members. Kaya hindi wak may substitute sa intimate contact between family members. Kanyang ako lang mga himong panangitan, kanyang sobrang kaluho, paghatag, o mga communication gadgets, ang mga minor, without briefing them on the proper use of this communication gadget. Ang problema, dili man ang ginikanan priority sa ilang text-text, ang ilang mga friends. Sa ato pa, ang supposedly for family communication ang tanang cellphone sa mga bata, pero misguided, misused ang gadget. Okay, thank you, Pons. May pagganin sa kuha. May pagganin ng salida nga pang publiko. Kaya na pa speech. Strictly. Pero kaming kahon na private use. Wala speed yan. Correct. Wala, nakakita. Okay. Yes, sir, Robby. Ako yung importante kaya, I agree kay Sir Pons. Importante kaya yung parental guidance. Pag especially nowadays, atong, di ba, atong mga kabataan na mag-expose sa modern technology. Especially media, di ba? O even, importante kaya naman, social media na ito. So, kinanggang dito na ang parental guidance. Dahil usually sa mga encounter lang sa mga family sessions na maybe, may mga amahamingon na, Sir Bob, kanina naman nila sa balay. O everyday na. So, pag nagtrabaho, naadyan na sa balay. Pero, dili mag-wag na siya factor na nakaka sa balay, doon ego na lang siya. Okay? So, dapat dinikin, especially fathers, do you care to talk to your children? Especially kung teenager na sila, di ba? Oo. Kaya sa usahin lang sila, ikaw, Sir Bob, di ba absentee father mo ka? Pagkasambuang ka ba ngayon? So, well, yes. Kumuli ko sambuang ka ngayon, weekend. Pero kung naalala ko sa balay, weekend, I spend quality time with my children. Okay? 5 days a week, 5 days in a week,
wala mong kagaga, even my wife, kasi original office. Pero kung naalam mo sa balay, spend quality time with the children. Ah. Isingit ako ni Beth. Yes, go ahead. Nangin lang ko ni mo. Managing on, no matter how great is your achievement outside home, it cannot compensate a simple failure at home. So, dito siya, na yung mga tao, dagang award, kay aktibo kayo sa mga kaliwkan, simbahan, sa civic, na dagang award, pero ilang anak, buliyagon, na sila time sa ubang tao, pero silang kaugaliyong pamilya, wa sila time. Muna nga, ako nang nahinunduman ba, karon lang, katong akong nabasa sa usa ka basahon, na bisag unsa kadagko sa imong kalampusan, awarded ka sa imong kalampusan, sa imong buhat na civic ko, no? Pero kung pagkas ka sa imong kaugaling banay, wala yan. Failure at home. Simple. Cannot compensate ka itong imong kuhan. Mananga, inang lang atong bawaton nga ang atong pamilya mo ang atong number one community. May ibang magbangkag inom sa mga barkada, iyan pamilya, di niya bangkahan. Magbangkag snacks nga gwapo, mga cake dito sa iyong mga barkada, iyang anak, ini niya, yang asawa di niya tanong mga cake. Ano? Wala, ganito niya nagpinto. Lain mo di date sa Valentine. Ang asawa wala. Ang asawa wala. Di ba, nabisa yung text-text alain? Ang asawa wala. Yung asawa, ano yung mukhang dipalit ka mag-silipon? Pwede mo na kung mag-text na ako. Asta ito yung anak, palitan na itong silipon. Palitan pa na itong lot. Pero, huwag ka niya mag-text na itong bisiklas. Wala. Namatid diyan ka ang text sa uban. Wala. Na isakto nang ingon ni Edgar o kang Mr. Gonzaga na we should have a quality time for our family. Kami po bitaw, dagko rin akong anak. Katugan akong estudyante, gasto ba ng mga tukag si Juan sa iskulahan kay ito sa Cebu. Pero we have to be set from time to time. Although, gaan na ito tanan, ipabayad na ko na ito, na-dormitory, na-intuition, libre. Pero nga nung gawang po nga na ito, lahi ko ng personal presence. Correct. Lahi ko ng personal presence. Lahi ko ng personal touch. Bisan atong pamilya, atong asawa, na? Atong nag-ipanumpaan ng unungan, sa kasakit, kalipay, kakabos, kamugaway, balitay ng palawas, kamatay ng tanan. Pero wala tayo physical contact, wala tayo isang kapuha-puha na lang. Nga, may pagmanok. Di ay lain, humot kayo. Hubang pangyot. Nga, magkapi-hapi na ito. Usay, mabayon na itong pagtagad. Di ba, listen mo, listen to learn. Ang atong family are our treasures. Usay, ito yung good feeling niya, spend quality time sa mga atong mga anak ko binang dagko na. Gastoso kayo. Okay, apa naman mga ulan? Tingnan mo po yung bumili. Oh, na lessons to learn, ha? Maujun. Okay, so, before sa taas sa commercial, atong itawang mo pangutana nga ito nga ni Sir Bobby Gonzaga. Sa ino ang mga data rin, from 2015-2016, ni reduce ang ato ang children nga mga cases, nga child abuse cases. Ni reduce ba or nidaghan ba nung under sa itong dili pa ipaung-ung na nga pagtan nato bago ni mga commercials sa ato ang kuan no sa ato probinsya. Dili cancer proxy Rubia. Dako atong budget sa probinsya 2 point something billion no sa billion 2 point something billion cancer sa Vice Gov na nga kapi. Kuan kanana unsa kaayo ang atong expected nga mga serbisyo sa natus katawan ang ato ang mapaabot ini ang budget no dayon diha sa atong capital compound karon mura guna na yung mga plano diha no nga italuna nga mga buildings gani ang land registration authority
no, sa Registry of Deeds, City of Province na nadiha sa atong capital compound. Dayon ang ato ang kuan kanang numero kanang executive building diha nagi gibutangan sa giopisinahan sa Provincial Treasurer's Office, murag gibuuno na siya. So unsay mga plano ni Governor Roberto Y.O.Y. diha sa ato ang Capitol Complex? Before that, no, nag-isigot mo kami ng buildings natin diha. During the last NFOP day, National Festival of Talents, no, nakatulog ko sa misis, nagsila na nag-gawin sa Akatar sa Region 1. From airport, nakatulog ko, ako nag-gawin sa misis. Pagabot na ako sa kwarto, nag-reduce gitong, nag-insist gitong coach, itong taga Region 1, dito, eh, nakaagi ko siya sa SM. Atin pasalamatan ng itong mga sponsors kasi kanunay ng kaluyos at nagagubang sa tunay ng kapiyan sa Ipolon matagdumando alas 10 alas 9 at alas 11 ang atong mapasalamat well of course sa atong official venue Level Up sa second floor sa hotel Camilawan function room ang daming general room na kalukulan sa Ipolon ang mga sibiyan sa radio nation wide RMN DXDI 94.1 yeah? Nag-mulga sa tingog ito ang skarninan sa kapihan na sa Bukalo. Yung sa ganda na ito ang pasalamatan ang atong busy gobernador sa Laloigan, pasaling episode sa Gobernador Laloigan, si Vice Governor Tony Sinuda Angeles. Ang atong pasaling episode ng Tengbrit sa atong Tengobal Tony Julius Napigit sa Gobernador Laloigan sa mga gobernador. Ang atong Insalex Bar and Will Zalex Bar and Grill, Kamayang Food Trip, Aliyah Bar Family, ang Barkada Outdoor Gathering, Kanhid, Bakchayan, May Bitoy. No? Kini matawag sa PLDT Langlay 980338 o 09261268726. Di pala diya, di ko Mr. and Mrs. Ray o Wyatt Casey? Wyatt Akas. Akas? Ah, isi rin. Wyatt Akas. No, ang Yes, Alex. Yes, Alex Bar and Grill, Kamayan Food Trip. Ito po sa ating masalamat kong City Councilor Tony Junod Nagdampikit, City Council, sa Nagdampikit, sa Nagdampikit, ang Mr. Henry Chanero, ang ating Labor Officer Yon sa Dili, Palo, Hong Kong. Ito po sa ating masalamatan sa Indian Salvador Salina, Port Manager sa Palibing Port, sa Party PBA, Port Manager, Dapitan Port, Palagay, San Vicente, Dapitan City. Si Mr. Muhammad Asana Adyo sa part ng Kapitato po sa Department of Government Reform, Santa Isabel Vitalo City, at Janos Marketing, alam sa mga skota at mga sakinan, Mazda Hyundai Suzuki Ramba, Janos Marketing, ito yung binala ng ipot at bahay na Chairman Janos Yu, matawag sa telepon number 212-1148. Ito sa CBC's Malagos sa Agustin, Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer Key, Jennifer Key in Oma County, Northern Ireland. Pasalamat usap ng itong kanggapitan City Council Ali Mario Dutin, City Council, Dagdayan sa Lapitan. Kang si Kandistik Congresswoman Dina Labadyaba, sa House of Representatives, representing sa Bongga Belonte 2nd District. O pabuta ang dakot ng voto sa National Grid Corporation in the city, ang completion sa 138 Kiwi Line Transmission Project, panagatang pangyong kalimbuan sa Laligan sa Bongga del Norte. O sa kanyang gilaong pahinundagikan sa Indio City, binagin naman Beth Labaga. Atong mga tanong na tayo nasal ni Board Member Ramiro Lee, tanong sa kapihan sa Ripolog. Atty. Robin Ligoro, City Councilor, sa City Council, Dakbayan sa Ripolog, panilas usap sa kapihan sa Ripolog. Mayor Evan Hope, Mayor of Orvis, Municipal Mayor sa Lincio Chatilanco, sa Bongga del Norte. Vice Mayor Alfredo Baipilite, sa Presiden Officer sa Junang Bayan, Tulanco, sa Bongga del Norte. Di pala nasal kita na yung General Galbo Cruz, Petra Samit, Incorporated, Mayor Erasan Rujas, sa Bongga del Norte. Dito sa Atty. Ni Casincio Crispo Pagan Jr. at ang legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Pagkakadala sa Atty. Ka Mr. Vicente Pianzoni na kanuli ng monitor sa kapihan sa Dipolog at ang Domingo de Banana. Dugang natin ang pasalamatan ng sponsors at kalagubang sa tunay ng kapihan sa Dipolog na ang Dipolog City Institute of Technology, DCIT.
nagkakaroon kanilang BS Marine Engineering Review Center na pinamigay pasar sa iyong BS Marine Engineering Review Center sa BCIT. So kami, doon yung mga batang peskulahan, BCIT na, may review sa BS Marine, BCIT Gabon Review Center. Ang one-stop, ang atong one-stop water refilling station na asa Festival Shipping RT Bulan, Dalan Rizal, na itong dakuyan sa Bipolo. Matawag sa telepono ito, 212-1278, One Stop Water Refilling, 21 Filtering Procedure. Diyan na sa One Stop. Tawag na tips lang ito sa City Councilor, Marino Eucalido, sa City Councilor sa Bagpayana sa Bipolo. AMC Foods House, sa Barangay Bara, o yung masabi, AMC Foods House, diyan sa ABC Ground Complex. Sa Ipanya, ginimala ni Atty. Clyde Naong, AM, Super Chow sa Binyagman, Super Chow sa Bambayan, sa Bipolo niya. Iba sa dugang na itong kapasalamatan ng kaliyo sa kapaligitan, mao ang Metro Shuttles. Ayon sa pinahinan sa mga gadgets, Metro Shuttles, dahil ang basahan na itong Bambayan, dito sa Lugasa, ang Metrocom, o ang Panguyan, dito na sa Bipolo, Bolivar, Metro Shuttles. Iba sa pasalamatan natin natin, i-undersecretary sa National Anti-Pollution Commission, kan NAPSI, na si Kenji Dean sa College of Law sa Bisa Memorial State University, Atty. Rosalio Matoy Balanaga, panelist sa kapihan na sa Bipolog. Kaya mo sa pasalamat nito sa Gloria Didapitan, bring the family to enjoy. Gloria Didapitan, you dine, you shop, and you eat. Nada ang Spring Cinema, Thea Cinema, nada ang Thea Supermarket, or Downtown Marini Decent Services, nakatanggap sa so, kamigay ng mabal ang Gloria Didapitan. So, yan nga ng Fantasy Land, ang bagong rides, doon ay weekend show, world-class presentation sa Fantasy Land patag at yung Sabado. O inisip ang home of na labihan kayo ng seafood sa Rekbayan sa Lapitan, ang dampa. Nabi ang inatuwang restaurant na ipanayaw sa Bibinala, Kintanan, ni Kanyang First District Congressman, yun ay Nunong Halosos. Na kami mga nagpaliw, magkakarikuban sa tunay ang kapihan sa Dipolog matang Domingo, live dari na sa Sandos o sa Hotel Camilo Land, second floor, dalang General Luna, ng itong Dapdayan sa Dipolog. Balik kita sa itong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Dagan salamat sa mga sponsors na sa itong kapihan sa Dipolog. Kay without them, we are nothing. So, balik kita sa nakaungong mga pangutana sa itong kapihan sa Dipolog. Winaagi sa ito ang mga resource persons karong pangabutaga igar panglibak ya na kusa kumahan sa bagan ka na koron. Si Sir Bobby Gonzaga labahin na sa unsa man nag-reduce ba ito ang cases sa child abuse sa Bungan del Norte or nilaghan ba doon ni karong panahon na? Okay, actually ang nag-edit ka base sa 2015 kaya wala akong matang datos na 2016. Itong example sa rin, actually ni-reduce siya kay 2015-14 na lang ang previous years 2032. Okay? Pero medyo nitaas ako ang incest rate. Okay? Pero incest, kanang rate niya, perpetuated with the father, amahan, maapuhan, stepfather, usually, mga kaso ari. Pero pala, usually mag-edit kanyang mga data, dili sa inyo nga negative siya, okay, mataas man ganyan siya, we can also take it as positive. Why? Dili kami sa itong advocacy, continuing advocacy, meaning public awareness, nagkataas ang public awareness, meaning ang mga kadaghanan sa mga pamilya ka rin, dili na sila mahulaw o mahadlok na report. Actually, iba-iba itong kaso nga unreported cases. Yan naman. Especially kung pamilya, ang perpetrator ang mahal. So, bilang sumbong sa asawa. Kung mapuso ang ama, ang bana, wala na, kinsa yung suporta silang, actually, wala ng mga klaseng mga rasyon. Ang laon ba? Yes, sirito. Makuan. Maulam. Siyempre, yung pamilya. Okay? So, iwanan ng procedure. Stigma ba? Okay, yes. So, then, medyo iba-iba good siya. Kaya, dili sa itong mga abandon sa una, yung abandon siya na 60. Karon naano na sila mga upat. Then, neglected mo na yung neglected children mo, yung mga street children nato na makita nato dito sa Bipolo, sa Mula.
Ito ng mga bata yung street chino, bilang mga taga-Bitolog, nagalaing lungsod, Malaysia. At ang mga badyaw? Ang mga badyaw, mga natural na street chino na siya. Ang ibang-ibang ng mga badyaw po manigit, ibang-ibang mga nasa kultura nila. Actually, sa ilang kultura, bilang na daw sa lak, o wala gibili sa ilang kultura ang, sa pag-ibig, mga limos. Parte sa ilang kultura, mga limos daw. Okay? So, medyo lang ubos din siya, pero bili pa kayo siya dadaan. Pero, among di suta yung pag-ayo, tutukan na dapat ko yung mga child protection initiatives na ito, yung abudyod sa mga pamilya na ito. Okay? Especially, strengthening family relationship. Medyo rin ito ang hipokus na rin sa mga tabo sa mga pamilya. Okay, thank you so much. Ang nakaungong pangutana ni Sir Proxy Rubia, yung tumagon, unsay plano ni Governor Roberto Layo sa itong provincial government complex or compound, no? Na dahil mga building siya, gayon bahina sa budget na ito nga 2.5 billion something, no? Sa probinsya. Mubakray si Julius, ayan tumagon ni Sir Proxy. Bakray question, Sir Proxy. Hibaw magita ng infrastructure project yung nakasagaran kang kuan, Governor Bertuoy. Unsay pinakadakong infrastructure project karong tuig kang nag-i-expect out of your budget? Yes, sir. Kung magis ko tayo infrastructure, ang pinabakan nga kung nagdunggan, ha? Nagdunggan. Pero wala ang kita na ko sa budget ang source of funds. Mayroon ko yung pag-construct sa Pilipinas Sugdan pa lang. Sa bagong kapitulyo. Tapad aning ba ang kapitulyo, no? Na ay may i-construct ba nga gi sumala sa mga plano, walo ka stories na kapitulyo din ana na ba one stop shop, no? Na hasta ang mga national i-accommodate ang national offices nga nag-abang sa mga private nga mga properties. Imbes na sila mag-abang, dito na sila sa provincial capital para at the same time, income generating. Pero, anyway, plano na. Manay kinadakaan na pangandoy ng may himo. Dayon, kinilisaan ng kapitulyo, ipadayon na gapon siya renovate. Humanaman ang inventory, kaya nakalangan na ipa-inventory mga tanan. Ipa-inventory, unsay naadiha, unsay ipang gamit. Para nga si Mako, magkakasukasun na po rin noong tana, no? Careful na ka, extra careful ka ron ang administration tungkol kay mas maimang po nga na magbantay, kaya ron mag-amping kita, no? Pero extra careful kita, kaya dili sa yun, karong panahon na, no? Na, kuhan, magkakasuka, no? Gawas nga expensive, di ka kabasa sa mind nga nasa itong mga labinag sa ombudsman, no? Wala na yung laki ron. Pag-ingaw ko, bisa kung saan may mong posisyon, ultimo senador, congressman, gubernur, sa tanaw nila na ibigil, may lapatubag ron siya ta. O kanang isuspenta pa na katubag, isigla siya ta. So, basta mga government properties na yung mga processes niya na i-inventory tanan, mananaman na nga, ang sanggunian, mananaman, murag nadunggan ako, nasugdan na siya pagkuhan, pagtugas ang renovation. Dayon isunod ko ng main capital. And so, sir, renovation or construction? Pero doon sa budget, wala na akong makitaasan na le charge, wala akong kibalo. No? Pero so, renovation na or construction? Renovation, gapon. Di man, no construction, kaya naan naman na. Renovation ra, dayon, kaming bagong construction, kanini ang giplanuhan na tapad sa kapitulyo. Karon. Then katong sa, kahit inagiskot mga complex, doon ay plano, tanahon pa, tunan pa, kung pwede ba nga ang Istaca Elementary School ibalhin dito sa Luyo, sa DepEd nga karaan nga kanang ilang murag konvensyon. Oo, katong nasunod na kapit. Sunod. Pwede ba ibalhin? Kaya ron nasunod na ning area sa kuan. Dayon kanang dia. Yeah, kapitol complex na dito. Kauna naman ang plano ko, di ba? Dayon, kanang in between sa ang building karon nga na nag-opisina ang treasurer o kuya, balin mo na sila dito in the meantime, kanang yung nahog-demolish kay aron na yung muna siyang open. Para nga ang compound po sa Capitol, sulit ang iyong ground, parkingan, plaza, tanan.
kay matod pa sa atong bagong administrator, we have the ugliest capital all over the Philippines. So maulaw ko ta na, so kami, panikamot kami. Dayon, in fact, makita ninyo doon na ako kalainan, pabisa na nga itong motor pool, napot na naghanan ng aguba ng mga sakyanan to araw dito, na mura na og basurahan, murag junkyard, karon gisubang nga itong paglimpyo, by next week akong gilaunan na malimpyo na tanan, makita na ninyo kung sa diutsura sa atong motor pool. Motor pool na gyod. Kaya mga junks, gibibalhin dito sa buwas. May iba na ipang public auction, basta kay malimpyo lang ang atong government property. So, kung na may initial plan, kung plano iskutan, kung sana pang-implementar atong lauman ang atong financial technocrat sa probinsya na makitag mga pamagi. Ano atong cultural center dyan, sir? Oo, no, pabilin siya. Cultural magpabilin siya. Kung doon ay mga improvement, pero ang unabawahan, wakam na maton over. So, gitunana nila, kaya gipanggamit na sige. Walay official turnover na nga building. Pero gigamit naman na sa kuha, na naman ito nga negosisyon, unsa nagkubra naman, nagkulikta naman itong kontraktor, naman hindi man na sila o bayad. Kaya doon na po yung mga kondisyonis, basta sila na yung antigo niya ng mga in charge sa infrastructure development. Yeah, okay. May pangutan na, Pons? Edgar, may pangutan na? Sige, Edgar, go. Doon sa una, actually, hindi ka muna, doon speaking of just a cultural center. Na-actually, ito ka muna sa kanyang old machine high school science building. So, kumusta naman ito yun na? Kaya, pero, kaya alam, may old structure na building niya na with the mga asa na building. So, may latest na nyo? Kana, Giralian, sa una, kanang Gonzales building. O doon na manggaling na i-relocate, doon na manggaling na i-demolish, dili na pwede demolition na walay mayong relocation. So, pero, basta ganing mga property tanawang gano'ng asa na sa gikan. Kaya pananglitan na may madaghang mga government properties dili, pero donated sa private owners. Sa una, sa times pag-donate, wapag yan ay value. No? Bayan, ikabuha, conditional ang donation. Nga kaya gamitin na doon para sa eskwilahan. Bawion o gamitin sa laing tuyo. Muna ito ang conditional donation. Mga tunan po na siya nga bahin. E basa nun yung conditional ang donation, anak, kung donated man. So, dili pwede na ito. Gamitin, no? Bayaran na po na itong tag-iya. Nadamahal magkain yung property karon. Mahurot atong kwarta sa pamalit sa property. Wante, makuhaan. Managitan ako ng mga anggulo hapon sa kanang development. Okay, we have hobby 15 minutes to go before we wind up our program. So, kanang nagkita mong gabi last Friday ni Mayor Gamay Janine, kapit ko malimot, sa lungsod sa Siraway. Mura o dito sa fifth colloquium to nga sa Municipal Leadership and Governance Program sa USAID, sponsor sa USAID, Swellick Family Foundation, Department of Health, then siyempre tayo ako ng Provincial Government of Cebuano del Norte. Tawad ito ang Mayor sa Siraway, si Mayor Gamay Chabihin, si Mayor Rachel Tirapira sa Jose Del Man, si Mayor Romeo Ligilas sa La Libertad, no? Tawad ito sa Bayon, ilang girelate sa kapobre sa ilang bungso, bay natabangan, especially kang Governor Roberto Y. Sa bungso sa Siraway, gikuan dito ni Mayor Gamay Janinin, nilang magaling siya dito kasi lakpon ng apel. Kay sa iyang personal ba, naman ilang personal story tao, parang success story ba, kay leadership go, kung saan itabo sa lungsod, sa iyong paglingkod, o hantod ka ron. Ana, so naapil na ito yung kaso simbi sa drugs kunuhay nga, na pabagani kay nawala ra, ano, ana. Pero ang usa dito nga concern is, ang development, progress ang development sa Triple East Bay, nga diin mahilambigit si Congressman sa kanya mato, si Governor Roberto Y. Uy. So, karon sir, pwede na tumasairan unsa pagyud ang ipatuman ng mga proyekto dito sa 3rd District. Kay usahay ko niyo nga alayo mong gabi 3rd District, nung tungaon na ito sa Buwag Norte, kay haron na kami din lang gobyerno, ana ba? So, naaman din karon ang
ang atong spokesperson sa ato ang gobernador, ato aning pangutanong kabangin ini, sir. In a nutshell, no? Kay magdurang oras, atong ipahibalo sa atong makatawang binisap, sikan o sa 3rd district, ay alam mong katingala na minimal kayo ang activities sa infrastructure development business ato, karong panahon na, kay itagaan na kong focus ang 3rd district. Muna nga, di na, wala sila magbati karong nga di ar murag abandon. No? Ngani, maramag naluya na ilang tingwa nga magsiparate. Kay, tuwan nga dito ang focus of development. Pananglitan sa BIPAR, sa Sikan o sa 1st district, nakakuha sila tag 20 kabot bangka. Pero dito kang amatong 120. O 120 kabangka kang gani amatong sa kalsada. Ang Sibukog sa Naway hapit na masumpay. Tulay na lang, pipila katulay, hapit sa Mantibo, una, hapit na masumpay na. So paglapos ana, makita ninyo ang busikat sa development in that area. Daghan ng kalsada rin nagtadlas-tadlas sa kabukiran na ay gikan sa Artilim, padulong nato sa Siokon na Palakdan, doon na pagigikan sa Marcelo Kalawit. Oh, lapad po na, lapos po na nato sa Labason. Dayon, gikan sa Labason, padulong po sa nabiyang Labason, lapos na dito sa Kalawit, Gutalak, anak, no? Kalawit, Gutalak, padulong. Napigikan sa Labason, Lawigan, padulong nato sa Kalawit, PRDP, Philippine Rural Development Program, PRDP. Nga, nanay tambing anak, di-negosyate lang ang mga tagiasuta kay mga tag-road right away. Na diri po dapat sa Tampilisan, gikan sa Tampilisan Pugdasyon, padulong na ito sa Kabong, pila na kakilometro, unang mga kabarangay na diyan, paglapos na, ma-diksyon na ka, Naga, Municipality of Naga. Na ano may kasada? Sibugay, Sambuaga Sibugay. Sambuaga Sibugay. Doon doon na nakakasada ni Mulapos, kaya naman po di-PWH project dapat nga, dapat nag-agis bukid. So, tapas-tapas na sa Kuan. Dili sa gudod, padulong sa Kuan. Sa gudod, ikan sa Ligwak, panong gudod, na po na ikasada. So, ang 3rd district, bisan pa kinalian, si Buko, si Royal. Mga mayors dito, hasta na mga tingulang, kung ino pangutanon, kumusta, maghilak-hilak sila pag subay na, abin na mo, sir, dili mo ka kita din ng kasada. So, nakita nila nga ang bagay nga na wala na gano'n na yung development case. Amatong wala mo balo sa Duterte administration. Pero dali na nga na na, nakita man nila nga karang baghan ng gano'ng project sa Hibaha dito. Tungkol ka ang national, ang NIDA, National Economic Development Authority, o ang ibang nagtuon sa development sa atong nasod, nakita nila nga ang 3rd district mo, lagang na kinanglan o dakong pagtagad. Dako ng area. So, mas, kanitingali yung area na ito, wika nila sa 1st district, Uksika district, Ipunon, awa rin mas katunga sa 3rd district. Yes. Land area wise. Land area wise. Pero sa income wise, siyempre. Siyempre. Pero sir, sa peace and order condition, kapi kita pa na ho. Dito, Triple SBK, kasagaran ng balita, ang siraway. Muna yung pagkatugaw ka rin, gagahapon o the other day, kay doon ay gi-raid dito sa salot, sa mukas, ni kabalita na buhay patay pero gidala mo kuno sa nag-raid sa to nga raid murag tukhang maghihapon siguro to pero dili ito dili ito atong mga police diri yung ulang na regional police so doon na may mga panawagan gikan sa MI ining interview naman ang regional command sa MI na mga dialogue karon between the MI and the regional office sa PNP. Kana murag gila uman na mo we expected nga ma-resolve na siya the best possible time kaya si Mukatoy na po ba mahaling ang mga kagahapon na kwan mahaling. Dayon dito sa Siraway padayon ang dialogue with the local residents dagan na kong commander diagod pero at least katong sang adlaw nag-turn over ta sa punto sa BIPAR o DM sa provincial government ang sa provincial government mga bangka ang sa BIPAR hukot no so upat ka mga commanders
sa MNLF dire ning apil sa Senate na pwede na si si Lieutenant Colonel Bungusya representing the 42nd Infantry Brigade. So more or less nabalota na atong pagtuan ng lugar ni Sir Bishop Bishop Bukami we are free. Nagsinati na mo nga wak man yung kakulbaan na ito mag-obserway at the time katong doon ay pinusilay dito katong doon ay time na doon ay mga gipatay wak man peaceful rin ang gihapon total ilang piliong katong rin ang ilang kontra. Okay, mga Diyos. So, kay, kauban ang tanong ito, Chris Beer, gamay dyan yun si Siraway. Ato ito, mga istorya, live natin sa Kapiyon, pero nakalit siya lagi ganito, kaya doon na po yung problema gamay sa Siraway. So, dagang kayo salamat na mga ito parting words and statements gikan sa itong mga bisita. Karong buntaga, and we will do it again sa itong Kapiyon sa Revolo, kauban sa itong mga bisita. We'll start off with Mr. Bobby Gonzaga. Imang parting words and statements, please. Okay, thank you, Mama Adit. So, kaya lang nato na itabayon ang nato ang partnership, especially yung ito na NGOs na may binibalahan sa Bipolog City. Ang ZNPETA, Child Fund Philippines, and International Care Ministries. Pag-bankod ang mga faith-based ng mga organizations, aktibo tayo si Pastor Mike Benegas on child protection. Okay, thank you so much, Mr. Bobby Gonzaga from the Provincial Social Welfare and Development Office, of course, under ni Governor Roberto Y.A. And of course, our Provincial Information Center Manager at the same time, the Executive Assistant for the Office of the Provincial Governor, Mr. Praxedes P. Rubio. Dagan kayo salamat ninyo, Madam Edith, tumang, kung sa itong mga panelist dito, mga panelist of interrogators. And investigators, panelist of mga tanan na to. Sa tanang nanginaw, akong ipasaling ninyo nga under the administration of Governor Roberto Y.O.Y., ang atong provincial governor, the province is in good hands. Pulban nga na, nakadawat na tag makatulong, ang karon naningkano po ta nga makuha po na to, ang awards na gitawag of seal of good local governance. So kini, tungod kay dili lang si gobernador, tungod kay ang tanang mga chief of office na ning kamot po, nabo ibang mga, bisan mga gagmay, gitawag nito mga mayok mo, nibulay sa kagamanan kay ang gobernadora sa gumay mo. So, amo nang i-acknowledge, tanan nga nakatabang sa ginagmay, ginagko. Pero kining tanan ko na itong mag-ibuhat nga sa maayo, pagkugi, tungod kay nagtuota nga mula ba lang ang katilingban kung kitang tanan magkayusa o gubo sa panalangin sa kitasaan. Munang mingon si Gobernur, to God be the glory, nato sa Diyos ang tanang bungog o gumaya. Okay, thank you so much, Sir Proxy Rubia. And of course, Junius Laguria from the panel. Dagan kami salamat sa atong mga bisita karong buntagan ni labi na po kang Sir Bobby. Kanina topic, murag magbalik gilaway taani kinakadungdung ko kato sa ZNPETA representative na very interesting nga topic kaning child welfare. Oh, kanang tapos, yes, teenage pregnancy. Although, karon si manahan na tapos, pero ang ato ang paghimo sa atong mga programa, padayon ka natin bo, to it. Kang Sir Proxy Rubia, nga daghantang mapupo ng mga quotable quotes, daghang kong salamat sa inyong pag-anhi karubultaga, paghatag o kalamdagan, paghatag o mga maayong side sa pagdala sa ating probinsya. So, although na yung mga intriga, mga issue kabahin sa gobernador, ang iaaraw mga lawyers ano yung mag-handle. Di nato love din atong ulo ang mga butang ang ato ang paggahin, pag-suporta sa tanang programa kay maayo kayo nakahan ay para natong mga taga-Zamboanga del Norte. Sa so, tanang tigpaminaw, dagang salamat o kanunay ka mo nga mag-tune in diri kada Domingo, Kapihan sa Dipolog. Thank you, Jules and Edgar Saranda. Thank you very much for being with us. Thank you very much for being with us. Ang ating mga pinagyan sa provincial government na masalit ka natos na itong pangatawag ng issues na gusto nyo na dalawang. Thank you very much for blessing Kapihan sa Dipolo. Happy Sunday. Thank you so much, Edgar. From the Philippine Information Agency, Pons Roda. I will let us come and go. Pero kita ng taga-Sambuanga del Norte, magpabuli ang taga-Sambuanga del Norte. Sa unsa na yung tagamburan na ipasubahan sa ng provincial government at sa mga heads of offices, ato kami sa pagdahan kayo. Only one Sambuanga del Norte.
kan datang kita bermain satu pergi sendiri dan bahu kita berfokus maka datang it moves down to family concern. Isip dari kami atau katulad ang pag-agat sa ating mga kabataan sa daghang programa ng gobyerno pero ang pangang pinaka-basic ng pangasin sa katalingan mawag ang pamilya ng nag-ilti ko kami sa ipasahin sa praksi kanina na tuwa-tuwa sa kayaan ng mga bata pero we found time to visit them lahat ng ilti. Yeah, we're going to I found this time to visit with you. Thank you so much. Oh, ingon man, bago imo ang cellphone, salamat kayo po sa imong cellphone bago kayo karutag, ano? Ipanawagan. Dagan ding salamat to God be all the glory. Dagan salamat nga to kang Silbert Adriatico Godoyano sa atong www.awanganipolo.pb.com live streaming sa atong YouTube. Click ang Kapihan sa Ripolo sa YouTube na diyan tanan nato nga mga edition sa atong Kapihan sa Ripolo matag Domingo nga tanan. Dagan salamat nga to kang Tax Ilumba nga nagala sa ato ang dingog sa kahinan DXDR 981 AM 94.1 IFM dito sa istasyon si Dami Luod, no? Sa gantong salamat pinagi sa atong station manager na si Mr. Edgar Dagomo. Dayon salamat sa ato ang panelisti Ponsoda, Edgar Soronda, Julio Salaviria, ato mga guest, Mr. Bobby Gonzaga sa PSWDO, Mr. Proxy Rubia sa atong EA4 sa Office of the Provincial Governor, ini si Edward Pintito mong yung kayo ninyo. Next Sunday, basit na madala na to sa kanina mo, ang atong duha ka, Under Secretary, nga taga sa Buanga del Norte. Ang atong Yosek sa NAPSI, nga si Atty. Rosalier Barinaga, o atong Yosek sa DSWD, si Jose Camilo Gudmalim. Na istorya nila sa Friday, ato silang kwanon dere sa Kapihan sa Ripolo, dalon, kay para manghispita na to kalambuan, no? Bahin sa kakabus o kawadon sa itong Sambuanga del Norte. Po, ya, ato is puros gamhanan, music, no? Naadurigi ka na to, Sharo, o dilita ari mga kwanon, uplifted, no? Ang ato mga kabus ng mga katawan sa itong lalawigan sa Sambuanga del Norte. So to God, all the glory, Kriseo, thank you to mga inyumigla ang kwanos sa Kapihan sa Ripolo ngayon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.